Ang isa sa madalas na tanong ay kung paano mo malalaman kung diretso ang kotse mo. So, what's up guys? Unang-una, thank you so much po kasi naging maganda yung feedback ninyo sa una kong video about sa driving ng isang automatic car. So as promised, gagawa po ito ko ng panibagong video about sa driving ng isang automatic. So ito na nga po yun. Pero bago lahat, make sure na napanood nyo na muna yung una kong video kasi nandoon po lahat yung mga unang dapat nyong malaman bago nyo i-drive ang inyong automatic na sasakyan. Pero syempre, magbibigay muna ako ng konting recap. Importante po ito ha, bago mo pandarin ng sasakyan, make sure na nakaayos po muna ang upuan ninyo at mga salamin. Kahit po sa actual exam sa LTO, kapag mag-a-apply ka na ng driver's license, importante po na makikita ng examiner na inaayos mo ang upuan mo at mga salamin bago mo pandarin ng sasakyan. Kasi pag hindi nila nakita yan, pwede ka na po kagad bumagsak. Sa pag-aayos ng upuan, make sure na komportable kayo, abot ninyo ang manibela at mga pedals. At syempre, pag titingin na kayo sa mga salamin, dapat nakasandal po kayo at mata na lang ang ginagamit ninyo. Hindi po yung gumagalaw-galaw pa yung ulo ninyo. Okay, balik konting recap natin para sa automatic transmission. So, dalawa lang po ang pedals niyan. Isa para sa brake at isa para sa gas. Then dito po, ang mga gears dito ay P, ibig sabihin parking, R, reverse or atras, and neutral, D, drive, 2, at 1. Yung ibang automatic guys, hindi diretso. Yung iba naka-cross-cross po na ganyan. Pero pare-parehas lang po yan. Basta automatic car, pare-parehas lang po yan. Ang ibig ko lang sabihin, kapag marunong ka lang mag-drive ng isang automatic, kahit na anong model pa po ng automatic car, siguradong kayang-kaya mo ng drive-in. Balik, kagaya ko po, naka-experience na akong i-drive ang Montero, ang Fortuner, ang Mobilio, Vios, G4, at syempre itong kotse ko na Nissan Almera. Ang pinaka-difference nila ay yung size at design sa loob. Pero pagdating sa mga basic parts, pare-parehas lang po yan. Gaya ng sinabi ko sa una kong video, pag nakadina ang gear mo, automatic, pwede na pong umandar yung sasakyan ninyo kahit hindi nyo pa inaapakan yung gas. So, aandar na po yung sasakyan ng hanggang 10, 15, 20. Pero hindi mo yung malilipat sa D hanggat hindi mo inaapakan ang brake. Ang pinaka-advantage ng isang automatic transmission guys is napaka-simple lang niya. Hindi mo na kailangan problemahin yung primera, segunda, etc. Basta po ito nakalagay lang sa D, automatic aandar na po yan. Kahit naka-D ka lang, kayang-kaya na po niyan kahit hanggang Baguio. Kung sobra talagang matarik at medyo parang hirap ang makina mo, di gamitin niyo po ang 2 at 1. Okay, so tapos na ang recap. Simulan na natin ngayon ang mga driving tips. So ang unang tip guys is dapat meron kang student license at meron kang kasama na nag-guide sa'yo na merong non-pro or pro na license. Mahalaga to guys kasi hindi sa lahat ng pagkakataon makakapag-drive ka sa isang open area na walang masyadong tao o sasakyan. So kailangan mo rin mag-actual driving sa mismong main road. Ngayon sa main road, kapag minalas-malas ka at halimbawa ay may nagawa kang traffic violation at nahuli ka ng isang traffic enforcer, pwede pong ma-impound ang sasakyan mo unless na lang kung meron ka pong kasama na non-pro or pro. So ticket lang ang mangyayari, mas okay na po yung kesa yung ma-impound ang sasakyan mo. Then pangalawang tips guys is always check your dashboard. So nakikita nyo ba tong indication na to? Ibig sabihin niyan nakataas pa po yung handbrake ko. So hindi pa siya nakababa. Ito naman ibig sabihin niyan hindi pa nakagabit yung seatbelt ko. So ito po yung pinakamadalas na nakakalimutan ng isang beginner, yung ibaba ang handbrake. Kaya sabi ko nga po, dapat i-check nyo lagi yung dashboard ninyo. Para mas safe, bago mo ibaba ang handbrake ay nakapaka po dapat sa brake pedal. So i-hold mo lang po yan, hindi mo yan bibitawan kahit pa po naka-parking ka pa. So ngayon nakababa na po ang handbrake, nakapag-seatbelt na rin tayo, kaya clear na po ang dashboard natin. Dahil nakababa na yung handbrake at naka-hold pa rin ako sa brake pedal, so ibig sabihin pwede na po ako mag-change gear nito. Sabi ko nga kanina, kapag nakaapak ka na sa brake, pwedeng-pwede ka na pong mag-change gear. Pero pag hindi ka nakaapak sa brake, imposible ka pong makapag-change gear. So ngayon, dahil naka-hold tayo sa brake, pwede na po natin yung i-change gear into D. So ngayon, malilipat ko na po yan sa D. Ngayon, pagkalipat mo sa D, diba sabi ko, automatic aandar na po yan. So ngayon, hindi lang tayo umaandar kasi naka-hold pa rin ako sa brake. So dapat po ganun talaga ang gagawin ninyo. Kapag nalagay nyo sa D, huwag na muna yung tatanggalin yung paanin nyo sa brake. So pag gusto nyo nang umandar, dahan-dahan nyo lang iangat yung brake pedal. So inaangat nyo po ngayon, paunti-unti. So ngayon, maandar na po tayo ng paunti-unti. Yan. So ngayon, kung papansinin ninyo, meron pong malaking bay sa harapan natin. So kailangan po nating iwasan yan. Ngayon, kung medyo
hindi ka pa sigurado kung paano iwasan, break ka lang po muna para humingi sa akin mo. So, hold mo lang ulit yung break. So, ngayon naka-stop na po ulit tayo. So, hindi tayo tatamaan ng malaking days. Kung gusto ko lang ulit umandar, dahan-dahan ko lang po ulit iangat yung break. Then, naandar na tayo ulit yan. Then, kakabigin ko ng kaunti, pakaliwa, yung manibela para maiwasan natin yung malaking days. So, iwasan natin yan. So, naiwasan na natin. Then, balik natin ulit sa kabila, sa kanan yung kotse. Ang pag-control ng manibela, guys, ang kailangan mong masterin. So, hindi kagad ito nakukuha ng mga ilang driving lang. So, the more practice, the more na makukuha mo po siya. Kasi hindi po ito po siyang liligo or babalik. So, ikaw po ang magkocontrol niyan. So, pagkaliko mo, ikaw rin na magbabalik. So, ito ulit. Gusto ko iwasan yung maliit na bato. So, ang gagawin ko niyan is, angat ko lang ulit ng konti yung brake ko para umandar ako. Dahil kung pasin ninyo, may parating na tricycle. So, ang gagawin ko niyan is, magbibrake muna ako malapit sa bato. O yan, may kotse siya, di ba? May kotse na parating. So, brake na muna ako kasi andun yung bato. Malapit tayo sa bato. Brake muna tayo. Hintayin muna natin siyang dumaan. Okay, so clear na. So, copy na po tayo sa kaliwa para maiwasan yung bato. Ito yun sa kaliwa. Tandaan nyo, hindi ako masyadong nagbe-brake dito. Hindi ako masyadong gumagamit ng gas dito, ha? Nakangat lang ako sa brake. Then, balik na kagad ako sa lane ko. So, copy ako ng kanan. Then, diretso ko na ulit yung manibela ko. So, ngayon naman, iiwasan ko naman ngayon tong tricycle. Siyempre, magbubunggo tayo dyan. So, copy ko ulit tayo sa kaliwa. Pero may daraan na sa tricycle. So, preno muna tayo. Hold ka muna sa preno. Clear na ulit. So, ngayon, diretso na ulit tayo. Angat ko ulit ng ano yung brake ko. Yung brake ko, angat ko yung brake ko para umandar. Yan. So, naiwasan na natin sila. Yung mga nakaharang. Punta tayo sa bandang kaliwa. So, nag-signal light ako. Then, pagkakaliwa ka na, mag-turn ka. Gawin mo lang is, tapat mo side mirror mo. Pag nakatapat na yung side mirror mo, mag-turn ka na. Ilagay mo na sa turn yung ano mo. Then, babalik mo ulit yung manibela mo para dumiretso. So, hindi po yan kusang babalik. Babalik siya pero matagal. Kaya kailangan po ikaw mismo ang babalik. Kasi baka mamaya pag hinantay mong bumalik yan, nabangga ka na po. So pag ikaw naman ang kailangan mo lang gawin is itapat yung side mirror mo. So sabi ko nga po yun sa una kong video. So iwas muna tayo dito sa una kong sasakyan na to. Naka-black. Yan. Then balik tayo sa gitna. Okay. So signal tayo sa papuntang kaliwa ulit. Kaliwa. So, pag napunta na po sa side mirror yung sa kanta yung side mirror, so yan po yun, safe na po tayo nyan, liko na po tayo. So liko ng pakaliwa. Pagkaliko mo, balik mo yung manibela ulit sa gitna para dumiretso tayo. Ngayon gusto ko ulit kumaliwa. Kaliwa ulit tayo, ha. Pag may mga ganyang mga tricycle, dahan-dahan ka lang. Yan, kaliwa tayo ulit. Side mirror. Okay na. So, kaliwa na tayo. Yun. Then, balik tayo ulit sa gitna. Ang isa sa madalas na tanong ay kung paano mo malalaman kung diretso ang kotse mo. So, ang gagawin mo lang dyan is, tignan mo ang side mirror mo. So, kung papansinin mo, diretso po ang ating sasakyan. Kasi tingnan niya yung uhit, oh. Ayan, oh. So, dito niyo yung pinaka nasa gilid. So, ibig sabihin, diretso po yung kotse natin. Ngayon, pansinin niyo naman to, hindi tayo diretso sa pedestrian. Ibig sabihin, hindi po diretso ang kotse natin. Ngayon naman, para sa distansya mo, halimbawa, traffic, no? So, para malaman mo yung distance mo, yung di tatamaan yung, ano mo, yung nasa harapan mo na sasakyan, ang pinaka-safest po, very safe po ito, ha, is nakikita mo yung gulong. So, pag, yan, so ngayon, pansinin nyo, kita ko pa rin yung gulong kahit malapit na ako sa kanya. Ibig sabihin, malaki pa po yung space niyan sa harapan. So, very safe po yan. Ngayon, kung gusto mo na medyo mas madikit pa ng kaunti, pwede naman, pero dapat yung bumper niya is nakikita mo pa din. Yan. So ngayon, pag nakikita mo pa rin yung bumper niya,
safe ka pa rin yan, pero ano na siya, pero medyo malapit na siya ng kaunti. Pero safe ka pa rin yan. Then kapag masikip guys, at di ka sure na kasya ang sasakyan mo sa way, ang pinakasigurado lang po dyan guys is babagalan mo lang yung PagDrive. So para ka lang gumagapang. So medyo masikip siya. Alas na pupunta ako doon sa may kung iangat ko rito yung gulong ko. Pero ayokong gawin yon. So ang gagawin ko na lang is babagalan ko yung PagDrive hanggang sa sigurado ako na nakasya ako. So ngayon, gumagapang lang po ako. Unti-unti, nakalali sa brake, inaangat ng kaunti, minsan dinadapakan siya, yan, so kasyang-kasya po tayo, sa gilid, kasyang-kasya din, sinin nyo, yung kanto, yun, so ibig sabihin, kasyang-kasya po tayo, so, ganyan po ang pag-drive ng masisikip na daan. So basically guys, ang ginagawa ko lang is angat, baba, angat, baba sa brake para umandar yung sasakyan. So hindi ako masyadong gumagamit ng gas kasi hindi mo naman masyadong kailangan gamitin kaagad yan eh. Kusa mo po yung matutunan, kusa mo yung magagawa. Ang kailangan mo munang matutunan ay yung pag-control ng manipela, pagliko-liko. Kasi yung pag-control nito, yung pagligo, yung pagbalik, hindi po basa-basa nakukuha yan. So yan po talaga yung pag-aaralan nyo muna. Okay, bali ito na muna yung mga driving tips ko sa video na to. Sa parking, sa 2 or 3 point turn, or sa U-turn, hiwalay na video na lang po ang gagawin ko dyan. Pero kung may mga tanong po kayo or mga suggestions, post nyo lang po yan sa comment at try po natin sagutin lahat dyan or gawan ng video. So pagpapatayin na yung makina ng kotse, make sure na nakapatay mo na lahat. Gaya ng aircon, ng radio, ng mga ilaw. Then syempre huwag kalimutan iangat ang handbrake. So nakaangat na po yan. Then tanggalin na natin yung susi. Dalawang lock po yan. 1, 2, yung iba, pinipindot pa po yan or tinitingnan pa bago matanggal. So sa akin po, hindi na ganun. Kung tingin nyo ay nakatulong itong video na to sa inyo, please hit the like button and subscribe. And see you again on my next video. Bye!